Postoyo, ano yung nasa isip mo at bakit ka pumusta at ito, nagpapusta kay Sinyo ng 1 million? Once and for all. Matanong ko lang, scripted ba yung Pinoy Pawn Star o talagang binibili mo yung mga? Dapat magpapatawad ako sa mga magulang ko na nagpampan sa akin. Never akong magtatanggap ng ibang tatay at ibang nanay. Grabe. Sa buong buhay ko. So yun, nandito tayo ngayon, syempre, sa panibagong episode. Ay, akala ko sa akin. Sa'yo pala to, sorry. Pira ka naman, sorry, no? Sorry, minsan lang tayo mag-podcast ng ganito. Sorry. Akala ko na sa'yo kasi ako na ako'y lagi nag-i-interview. So, nandito ako ngayon. Hi! Welcome to B2B! Yes! Yan. Magandang buhay sa inyong lahat. Magandang buhay! Second episode na natin ngayon. Gang! At sobrang special ng bisita natin ngayon. Hansan. Walang iba kundi ang isa sa mga kilala na artist sa Pilipinas at negosyante. Walang iba kundi si Boss Toyo. Walang tangin ng artist. Hindi mo na ako artist. Ako lang isang trippers. Isang trippers. Hansan. So, nakita niyo mga hansan ng mga... Boss Toyo, maraming salamat. Pinaun lang. Siyempre naman. P2P, isang arangalan na makaharap ko ang isang Mr. P. Busapolo Samson. Yes! What's up? Kamusta? Boss Toyo, okay naman. May mga bagay lang kami na gustong linawin. Kasi may mga tao na gustong malaman, nagko-comment eh. Boss Toyo naman, Boss Toyo. Siguro, mas gusto nilang malaman yung deeper side ni Boss Toyo. Eh. Deep throat. Yes. deeper pala. Deeper. Kasi akala ko, baka pwedeng patikim ng... Ayan. Boss Toyo, gusto namin malaman mula sa puso mo. Saan ba lumaki si Boss Toyo? At ano yung mga pinagdaanan niya? Sinilang ako sa bahay ng Cavite City. Yan, dulo siya ng Cavite na papaligiran ng dagat, tahimik na lugar. Ay, hindi pala siya tahimik. Lugar na malayo, pero sobrang gulo. Streets din talaga. Lumaki sa kalye, lumaki sa drugs na lugar. Drug-infested, criminal na lugar din kasi maraming patayan, lahat doon. So, nakawan. So, gano'n yung nakalakayan kong lugar. Ah, so magulo pala yung lugar nyo talaga? Magulo doon. Kumbaga, marami ring maayos doon pero kasi mas pinili ko na mabuhay doon sa mga magugulo. Okay naman yung family na umampon sa akin pero nung mga lumaki na ako, mas pinili ko na makisama doon sa mga sa kalye. So, inambun pala si Boss Toyo sa mga hindi nakakaalam, no? So, mayroon pa palang mas malalim dun sa kakilala nating Boss Toyo. Oo, maraming mga istorya na, alam mo na, na yung iba alam na rin naman nila, yung iba hindi nila alam sa mga hindi pa nakakaalam. Boss Toyo, kasi kilala ko si Boss Toyo, no? Sa mga hindi nakakakilala sa amin, magkaibigan talaga kami na, close talaga kami ni Boss Toyo. Boss Toyo, sino ba si Jason Oblox? Sa mga hindi nakakaalam. Dati kasi, tawag sa akin, Oblox Toyo J. Kasi nga, kalbo ko. Oblox Toyo J. Okay. Yun yung codename ko kasi dati sa mga, ano eh, mga clan. Kaya tawag sa akin, Oblox talaga yung una sa akin na tinawag. Kasi kalbo ko. Pares tayo. Nung high school ako, semi-kalbo ko lagi. Hindi lang semi-kalbo, ahit. Ina-ahit ko talaga yon. Kasi sa akin, semi-panot na eh. Hindi yun sa'yo, semi-kalbo lang. Talaga mas pinili ko dati na lagi yung kalbo. For the buong teenager ko ata hanggang kasi hip-hop eh. Lalaan, kalbo ang pinoportray ng parang mga Mexicano, parang mga ganun, Chicano. So may bigote ka na rin talaga. Oh, may bigote, travel bus, pero wala pang mga tattoo. Ah, wala pa. Wala pa. Tapos yun lang, makulit. Maraming mga kagagawa, mga pinagagawa sa Cavite. Yan. Siyempre kasama rin si Rudy. Dirty Rudy naman siya noon. Ako, Dirty Rudy, si Prop. Si Prop. Oh. Dati siya, ngayon Prop siya, dati Dirty Rudy siya. Alam mo bakit? Bakit? Kasi lagi siya dirty. Ayan. Talagang yun yung pinoportray niya. Boss Toyo, parte rin ni Oblox yung nakita ko dati sa mga picture niyo na sinaksak. Puro away. Okay. Si Oblox, laking away talaga. Laking away. Lumaki ako talaga sa away. Bata pa lang ako, elementary, high school, college, puro away talaga. Eh, talagang, mahilig kami makipag, ewan ko, siguro yun ang trip talaga namin dati, puro away. Eh, sino naman si General Toyo, Boss Toyo? Si General Toyo, nung nandun na ako sa, nagnenegosyo na ako niyan, online seller na ako niyan. So, nagsimula yan sa General Luna na okay. Pelikula, ginaya ko,
ginaya ko yung mga dialogue niya, tapos ginawa ko ng General Toyo yung sarili ko. Ako rin lang nagpangalan nun, sabi ko, ako na si General Toyo. So yun yung tawag nila sa akin sa G-Shock. Puro General Toyo. Ah, G-Shock ka nagsimulang mag-reseller, Boss Toyo? Magnegosyo ng magnegosyo. Parehas. Sa G-Shock? Sa online selling ng relos. Yun so, ang unang-una kong parehas na negosyo na kaya naging ganito na yung naging si Toyo na ako. So yung sa pagbibenta ng G-Shock, Boss Toyo, madali ba siya o may mga hirap din sa buhay? Ah, doon talaga yung mahirap. Doon talaga yung lahat ng pagwalang punan. Alam mo na, parehas naman tayo, nagsimula tayo sa wala eh. Nagnegosyo tayo ng wala talaga nagbigay ng punan na, oh ito, nanay, tatay, o tito, tita, o kapatid na nagbigay sa atin ng punan. Ginapang natin yung punan natin. Hindi natin iningi, hindi natin yun minalimos. Ginawa natin ng paraan, nilakad natin kung paano tayo kumuha ng punan. Diba? Tama naman. Tama, ako, Boss Toyo. Diba? Hindi tayo may magulang na, oh, ma, pairamin mo naman ako ng punan. Ganon, diba? So tayo, pinaghirapan natin yung lahat ng tinayo natin. Ginawa natin ng paraan, kinilusan natin yun. Tama ba ako dyan? Tama, P2P Boss Toyo. Master Pibus. Maraming salamat. So tama yun, ay, mga sinasabi ni Boss Toyo. Dapat, lalo na sa social media ngayon, yung mga mahihilig manghingi na pa-Gcash naman, ganun. Sa, ang hirap. Yung mga ganun, sana maging aral sa inyo na dapat magsumikap kayo, wag hingi nanghingi sa iba. Hindi naman kami against dun sa mga nanghingi, di ba? Yung mga, pero kasi ako, personally, hindi ko binibigyan yung ganun eh. Kasi mas mabuti pang magbenta ka sa akin ng pagkain. Yun. O, Boss Toyo, baka gusto mo bumili ng ganito, sabihin, nagtatrabaho ka. Tama. Gumagawa ka ng paraan, kumikilos ka para mabuhay, di ba? Hindi yung, minsan mag-PM sa Gcash, Boss, birthday ko bukas, baka pwede. Tama, may mga ganun. Di ba? Ang daming mas importanteng parte ng buhay na kailangan mong gasusan. Kung wala ka pang birthday, huwag kang mag-birthday. Tama, mismo. Ako nga, hindi ako naging grande ng birthday kasi gastos eh. Tama. Tapos, yung mag-Gcash, so, mas mabuti, di ba? Tulad sa'yo, marami rin nangingi. Di ba, mas masaya yung, kaya may trabaho. Boss, baka may trabaho ka dyan. Yun, mas maganda yun. Mas maganda. Or kaya, boss, baka may isa sideline ka dyan. So, mas mabuting ganun. Boss Toyo, matanong ko lang, scripted ba yung Pinoy Phone Star o talagang binibili mo yung mga ganun? Binibili ko talaga yun. Tuna yun. So, nandun, nakikita nyo naman sa shop ko yung mga items. Katulad mo, ikaw, yung bumili ka, naalala mo yung bumili ka, million views niyo, binili mo. Tama. Nung nauso yung Iglesia na Cristo na yung putyan, dami na ganap na. Oh, peace bump. Oh, di ba? Talagang malaki din yung impluensya nung nangyari doon sa Pinoy Pornstar. Kasi ang akala ng iba, ako personally, bumili nga ako ng medalyon eh. Mm. Yung mga, alam mo yung mga bashers na walang magawa, talagang binili ko talaga ng personal kay Boss Toyo. Akala nila play-play lang natin yun. Asa na yun? Nabenta mo rin yun eh. Hindi. Ano yun? Kasi precious sa aming mga iglesia yun eh. So, alam nyo guys, totoo yun, na binili ko yun kahit magkano ang alaga. Tsaka yung mga ginto mo. Yung mga ginto. Baka kala nila, payabang lang. Binili ko talaga kay Boss Toyo yun. Diba? Pinautang sa akin ni Boss Toyo. Hindi. Cash yan, cash. Cash. So, Boss Toyo, matanong ko naman, mapunta naman tayo dun sa controversial na nangyari sa'yo sa Flip Top, no? Yung pumusta ka kay Sinyo ng 1 million. Boss Toyo, ano yung nasa isip mo at bakit ka pumusta at ito, nagpapusta kay Sinyo ng 1 million? Once and for all, nagsasalita ako sa FB ko pero hindi yung buong kwento. O meron naman mga konti-konti. So ito na yung chance. Salamat. So syempre, katulad naman yan, si Sinyo yung nauna. So ito na yung lilinawin ko lang. Yung 1 million na pustahan na yan, pinost ko yan, nagpost ako na we're rooting for Sinyo. Hindi lang naman ako mag-isa yung pupusta rin para kay Repa Sinyo. So, bakit si Sinyo? Kasi nagtataka, bakit si Sinyo? Bakit hindi si Apex? Si Sinyo kasi, katulad nga sinabi ni Looney, napanood ko kahapon, si Sinyo kasi yung first na artist na nakausap ko or nakamit ko at naging companion, kaibigan. So, from Sinyo hanggang lahat na. Kumbaga, nakilala ko na, yan, sila John, lahat na ng mga nakakasalamuha ko ngayon. Si Sinyo talaga yung nagbukas sa akin ng pintuan doon. So, matagal na rin yung laban na to hinantay nung dati pa. So, si Apex kakilala, nakakausap. So, mga friends of friends, di ba? Pero, napusta rin ako kay Apex. Kung hindi nga si Sinyo ang kalaban noon, kay Apex sana ako noon. Like, Apex versus Sixth Threat. Pumusta ako, natalo ako noon. So, alam ko naman. So, sa akin kasi, sugal yun, nothing personal.
Alright? Tapos isa din, hindi rin natuloy yung 1 million. Kasi walang pumusta ng 1 million. Ah, hindi pala natuloy yun. Hindi. Ang palaban lang ay 170,000. Alright? To clarify all things, alright? Hindi na palaban ng 1 million. Kasi walang lumaban ng Apex eh. Walang lumaban. 170 lang yung lumaban dun sa 1 million at stake. Actually, kahit lumampas siya ng 1 million, kaya yun i-cover. Alright? So, nag-aantay lang kami ng pusta mula sa Apex at mga Apex followers or fans. So, sadly, hindi siya nangyari. So, 170K lang. Alright? So, yun. Para lang malinaw sa inyo, walang magkakaibigan kami, piti sila, Apex yan. Wala naman problema between us, tropa yan. Abangan nyo din yan sa Pinoy Pawn Stars. So, iba yung mga ganung bagay na masyado lang nilang pinalaki. Pero totoo naman sinabi na ano, talagang naka-apekto kay Repa talaga yung napaikot dun sa sugalan yung tema nung battle na yon. So yun, kasi kung meta yan, kung meron pumusta ng K-Apex, sigurado si Papa Pibus pupusta rin to. Mga kalahating million sa kasinyo. Usapan yun, kaso nga, hindi na palaban, wala nga pumusta. Alright, di ba? Hindi totoo yun, ha? Pupusta rin to, pupusta rin to. Ay, malinaw na. Pala. Guys, sorry. Guys, malinaw na. Hindi talaga totoong isang million yun. Walang napalaban na 1 million dahil walang lumaban. Ayun. So, dahil din tiwala si Boss Toyo kay Sinyo, bakit? Bakit kay Sinyo, Boss Toyo? Yun nga, kasi nga, si Sinyo, una ko talaga siyang naging kaibigan. Kasi sa akin, napaka-importante kasi sa akin din yung mga nagbubukas ng pintuan sa akin, mga oportunidad. Lagi akong nagtatanaw kasi ng ano, utang na loob sa tao. Importante sa akin yun eh. Once na yung may utang na loob ako dun sa tao na yun, never ko yun makakalimutan, never ko yun magagawan ng kahit ano. Never ko din yun na hindi susuklian. Alam mo yun, minsan nga dumadating sa punto na kahit sobrang bayad na ako sa parang yung utang na loob. Pero wala kasing kabayaran yung ginagawa ng isang tao sa isang tao eh. Para sa akin, kunyari ikaw, Papa Pibs, marami kang ginawa sa akin kabutihan. Kahit anong sukli ko sa iyo ng kabutihan yun, hindi yun kabayaran eh. Walang eksaktong kabayaran yung binibigay mo sa akin na pagtulong, pagsuporta. Kahit anong balik ko sa iyo, hindi yun mapupuno para sa akin. It's still an utang na loob forever kung dinadala yun. Ganun yun para sa akin. Napaka-importante sa akin yung mga binigay sa akin ng bawat tao. Kaya kung papansinin mo, bihira rin ako magputol eh ng mga connection. Kasi lahat sila nagiging parte rin ng kung nasan ako ngayon. Dahil kung iniisip na, ay, eto malaking naitulong sa akin ng taong to. Itong taong to, may parte rin to sa buhay ko. So, ang ginagawa ko, nagpo-progreso lang ako. Pinoprogreso ko lang yung buhay ko. Pero lahat yan, isang kalabit lang nila sa akin kahit sino yung mga nakasama ko sa buhay. Madali ako ulit, sige, pupunta ako dyan. Kasi nga, tinatanong ko talaga na kung hindi sila mga naging parte ng buhay ko, wala rin ako kung nasan ako ngayon. Ganun kasi para sa akin lahat. Binibigyan ko ng halaga yung mga bagay-bagay. Kasi ako, gusto ko rin kasi bigyan ako ng halaga eh. Ikaw, Papa Pibs, sinutulungan mo ako, nasuportahan mo ako. Diba? Siyempre, ang gusto mo niyan, kahit in return na lang, bigyan mo ng halaga yung tinulong mo na lang sa akin. Ganun lang eh. Kumbaga, masaya na tayo na, ay, pinahalagaan ako ng tao na yon. Kahit sa maliit na bagay, kahit anong tulong pa yan. So, dun pa lang, panalo na. Salamat na agad. So, siyempre, kaya kailangan ibabalik yon at ibabalik. Magkapitpitan man yung betlog o kung ano man mangyari, isang kalabit lang, sige, papa. Ganun ako eh. Ganun yung pananaw ko sa buhay. Maraming salamat, Boss Toyo. O kita nyo naman, si Boss Toyo, napakalalim na tao. Hindi, kung nakikita nyo siya sa social media na napakakulit niya, so, iba yung Boss Toyo na Jason Losadas na talagang kakilala mo na malalim na tao pala talaga siya. Deep throat. Makulit na naman, di ba? Boss Toyo, mapunta tayo sa pamilyang usapan. Kamusta si Boss Toyo bilang ama sa mga anak niya? Sa ama sa mga anak, alam nyo, actually, madami ako anak. At hindi ko na sinasabi na naging mabuti akong ama sa lahat ng aking mga anak. Marami rin ako mga anak na napabayaan ko. Lalong-lalo ng time na wala ako. Kasi wala naman talaga akong ibibigay. Anong ibibigay ko? Wala. Wala naman akong mga trabaho. Ngayon, na unti-unti na ako nagkakaroon, andyan sila. Actually, yung iba naman, hindi naman sila
Nanginginig ba, malalaki na rin naman. So pag may mga kailangan, kung may sobra rin naman, nagbibigay rin ako. Pero yung mga maliliit kong mga anak, syempre sinusuportahan ko, like sila Baobao, sila Chishak, kung sino man yung iba pa. Lahat yun, syempre sinusuportahan natin. Malungkot nga lang, wala tayong kasama sa bahay. Pag nauwi, kami lang ni Loves Joy yung nauwi ngayon. Kasi syempre may mga nanay yung iba kong anak. So kaya nagpaplano kami na magkaanak. So yun nga, malungkot nga na nangyari at hindi natuloy. Sana magkaroon ako ng bagong pamilya. So, yun lang din naman talaga. Wala naman kasi yung perfecto. Hindi ko sasayang mabuti akong ama. Siguro sa ibang anak ko, mabuti akong tatay, ama. Pero sa ibang anak, hindi ko rin masabi na mabuti akong ama. Kumbaga, sabi ko nga sa inyo pa ulit-ulit eh, hindi naman tayo perfecto. Kung may kilala kayong perfecto, maswerte kayo. Na may kilala kayong perfecto, pero para sa akin, wala kasing perfecto. Lahat ng tao, maraming pagkukulang. Lahat ng tao, maraming nagagawang magaganda, pero lahat din ng tao, maraming rin pagkukulang. Yun, napakalalim talaga ni Boss Toyo. Boss Toyo, matanong ko, ano yung bagong tattoo mo dito, Boss Toyo? Ito nga yun, yung katulad nga sinabi ko sa'yo, ito yung tattoo ng kambal namin ni Loves. So, tinatuo na lang siya. Ano, yun kasi yung anak niyong nawala. Hindi na namin sila makikita. Ito kasi may heartbeat na, so kasi ako hindi ko naramdaman, kasi si Loves naramdaman niya, nasa chan niya yun eh. Ako kasi hindi ko naramdaman, andun lang ako, kasama niya lang ako. So para ma-feel ko rin at maramdaman ko rin na parang naramdaman ko rin kung paano dinala ni Joy yung baby. Sabi ko, tatuo na lang sila dito para hindi na lang sila mabubura sa amin. So yun. Anong gusto mong sabihin sa kanila kung nasan man sila ngayon? Yung sanang kambal na anak mo na nabuhay sa mundong to, Boss Toyo. Gusto ko lang, mag-enjoy lang kayo nandyan. Huwag nyo na kami bantayan kasi baka sipin nyo nandyan na kayo, papabantay pa kami sa inyo. Kumbaga kung nandyan kayo, mag-enjoy kayo dyan mga anak at mahal na mahal kayo ni Daddy Toyo at syempre ni Mommy Joy nyo. Yan. Kay Ma'am Joy naman, anong gusto mong sabihin? Kay Ma'am Joy, napaka-supportive niyan. Siya lahat na sumusuporto sa akin. Kalahati yan ng Boss Toyo. Siya bumuo ng Boss Toyo. Kalahati ng pagkabuno. Kasi sa Boss Toyo, ganito Papa Pibs, ha? Pagdating sa Boss Toyo, yung music, ang kalahati niya si Jack. Kasi si Jack yung nag-encourage sa akin na gumawa ng mga kanta, mag-record kahit wala naman akong talent. Yung mga ganon. So pagdating sa music, lagi kong kasama si Jack, lagi ko siya naiisip, mga ganon. Pag sa negosyo naman, andyan kayo, andyan sa tropang XB, sa negosyo, tayo-tayo lagi magkakasama. Pag nandyan naman yung personal o mga kailangan ko niya, si Prof. Rudy, siya yung kalahati ng Boss Toyo ko doon. Pagdating naman sa pamilya at sa buong pagkatao ko, lahat overall, si Joy. Kasi siya yung lagi nakasuporta sa akin sa mga trip ko na minsan wala namang naniniwala. Minsan marami akong idea na kabalastugan lang, pero siya sinusuporta yan. Like yung Pawn Star, kabalastugan lang yan, unang-una. So sige, gawin mo yan. Sinuporta niya ako, di ba? So, ganun yun sa mga boy. Parang ikaw, Papa Pib, sino ba ang kalahati ng Pibus? Siyempre yung asawa ko, si Aisel. Oo, di ba? Tsaka yung mga anak, di ba? Mga anak, oo, sa music mo, sino ba ang kalahati ng Mr. Pibus when it comes to sa music? Sa music kasi, may mga inspirasyon ako eh. Yan, tumulong sa akin si Mark Bitsos, X-Battalion, yan, Glock 9, especially King Badger, tsaka Clogy. So, shoutout kay King Badger kung nanonood ka man ngayon. Di ba para? Isa kayo siya nag-inspire sa marami rin. Kasi, hindi pwedeng wala kang inspirasyon. Ako, putang na, pag nakikita ko pa lang si Archie kumakanta, putang na-inspired na, putang na itong hype na itong galing si Daryl. Di ba? Lahat sila, lahat ng mga artist na naman na sana nang galing, sana andyan yung tang, ina, kailan kaya ako magiging gando? So, kahit ano siguro ang pagsikap ko, pagkanta, hindi ko mararating yun when it comes to paggawa ng kanta. Pero, wala pa rin ako. So, hindi naman ha, kasi, hindi, when it comes to music, like ko nga sinasabi, gusto, mahilig lang ako sa music, mga iba't ibang genre, di ba, nakikinig. So, masaya, fan ako eh. I'm a fan. Mas kinoconsider ko sarili ko na I'm a fan of music, fan ako ng mga tropa, XB, fan ako lahat ng mga, lahat ng hip-hop, kahit yung mga rock, marami akong mga pinapakinggan. I'm a fan. So, natutuwa lang ako pag nakikita ko silang kumakanta. At nandun ako sa harapan. Puta, kahit paulit-ulit na yung kanta nila, Papa Loons nila, yan, ng tropa. Kahit paulit-ulit na lang, kahit ilang beses na natin nakapanood, ay puta, imposible na hindi nyo kami makikita nagbabounce. Tama. Talagang akala mo, first time mo palang narinig, kasi fan ka talaga eh. Hindi, yun yung pinagkaiba. Kasi dun mo makikita yung fan sa parang, andun lang, dahil, ako, fan talaga ako.
Yung XB, dati pa yan, fan talaga nila ako po. Talaga ako sa stage. Alala ko, Badger, nagulat ka si Badger. Ba't ako nasa harapan? Ay, nandiyan pala si Badger. Oh, hindi na. So, nandiyan, sorry. Talagang, ano, talagang hilig ko talaga manood. Parang ikaw, di ba? Ikaw. Oo. Oh, ikaw, fan ka. Fan ka lang. Bilib ako sa'yo kasi, puta, saulado mo yung mga lyrics. Saulado mo yung linya. Which is ako hindi naman. So, may nasa sa ulahan, sa memorize. Pero ikaw, kaya pag, pag bumibigkas ka ng mga spit mo, putang ganang tong hype na si Pubo. Saulado niya. Magaling. Sabi ko, pito yung mga linya, di ba, sa flip-top. Sabi ko, putang ganang to ako. Wala akong nasa sa ulo eh. Uh-huh. Fan lang ako, nanonood lang talaga ako. Pero yung sa ulo na katulad mo. So, di ba, so yun lang. Katulad, oh, fan din to. Basketball. Fan ka, di ba? Walang masama maging fan. Baka akala nyo, pag fan, nakakababa ng pagkatao yan. Hindi, ha? Hindi ganun. So, iba-ibang paraan yan. Kung nagagalingan ka sa tao, sabihin mo, fan ka. Mismo, hindi nakakaya yun. Fan, tang ina, eh, kaya mo bang gawin yun? Tama, oo. Diba? Sila lang may kaya nun. So, other than that, I'm a fan. And I will be always fan sa mga kaibigan ko na laging nandyan. Yun. Napakabait ni Boss Toyo. Akita nyo naman. Supportive, napakabait. At alam mo yun. Natanda mo, humiling nga ako kay Flo G. Sabi ko, Papa, pengi ako ng lifetime pass sa lahat ng event mo. Kasi gusto ko siya laging napapanood. Iba kasi swag eh, no? Hindi, iba. Kahit nga yung masasabi po na paulit-ulang. Sabi ko, taki na, wala kang pakilam. Archie yun eh, Flo G yun eh, di ba? Kapon nga lang, SSNOXV, di ba po, taki na. So, yun lang. Boss Toyo, may gusto ko bang sabihin sa mga taong nagkup-kup sa'yo? Kasi nabanggit mo kanina na... Sa nagkup-kup sa akin, walang iba on daddy at mommy kundi yung mga nagkup-kup sa akin. I'm sorry, nasabi ko na rin to sa vlog ko na parang dapat magpapatawad ako sa mga magulang ko na nagpampan sa akin. Sorry guys, pero kasi I have my own opinion regarding on this matter na when it comes to my parents, ayoko masaktan yung umampun sa akin. Kaya never kong i-accept na meron akong other parents bukod dun sa umampun sa akin. Mas pinapalagan ko yung damdamin ng mga nakagisnan kong daddy at si mami ko na nawala na, pero yung mga relatives ko, mas never ako magtatanggap ng ibang tatay at ibang nanay. Grabe. Sa buhay ko. Ibang prinsipyo yun, iba, guys. Iba talaga. Kasi ayaw masaktan yung tao na nagbigay sa akin ng buhay. Ay, nung hindi man nila ako kinary, pero buong buhay ko, since pagkapanganak, sinane, hanggang tumanda na ako, bakit pa ako mag-angad ng ibang mami at daddy? Kaya hindi ko hinahanap yung tatay ko. Sorry, pero wala. Kita nyo, guys, oh, kanina nabanggit niya na tumatanaw siya ng utang na loob. Hanggang ngayon, dala niya pa rin yun simula pagkabata. Diba? Yeah. So, ayun, naisip tulad nun, yung prinsipyo niya, mas tatangkilikin niya raw yung mga kumupkup sa kanya rather than dun sa nagdala sa kanya sa sinapit. Kasi sa akin, gato sa akin ang take ko dyan, ha? Ano na to, sa mabilis lang. Kasi sa akin, napaganda nga daw yung buhay ko. Dahil napapunta ako sa mas maayos na pamilya. Bakit mo naman isa sa ngalang-alang yung future ng anak mo sa ibang pamilya? Bakit hindi ba pwede na, baka, kung sakaling hindi mo ako pinampon, makagawa ko ng sarili kong future. Kung lumaki ako ng mahirap, bakit hindi ba ako kayang, hindi ko ba kayang yumaman? Parang ganon eh. Parang binali mo agad yung twist ng life ko eh. Pagkapanganak ko pa lang, pinampon mo na ako, doon pa lang, nag-iba na yung buhay ko. Diba? So doon pa lang, hindi ko na para balikan yung buhay. Titingnan ko lang sila. I always na sinasabi ko na, alam ko yung pinanggalingan ko. Fair, never na akong babalik. Pero basta yun, nagkita na uli kayo nung tunay mong nanay at tatay. Hindi, yung mami ko patay na yun eh. 1986 pa raw, nagpakamatay yun. Yung nanay ko. Tapos yung dad ko, maraming mga iba't ibang mga chismis ko, sino yung mga dad. So, hindi ko na para pag-aksaya ng panahon yun. Pero wala ka ng plano na makipagkita sa kanya kung sakali? Wala. Kasi... wala. Lalo na ngayon, wala. Sorry, pero... Eh, paano kung dumating yung punto na siya yung nakipagkita sa'yo tapos nangingi siya ng tawad sa'yo? Bilang Toyo cha Jason na marunong makipagkapwa, makikipagkita ako. Paano kung nangingi siya ng tawad sa'yo? Anong sasabihin mo sa kanya? At tatanggapin ko. Pero yun lang. Ngayon din lang. So, walang drama, walang iyak. Wala. Siguro wala akong maramdaman. Ganun so, yun eh. Para sa... Kasi unang-una pa lang, siya rin yung dahilan. Bakit pinampun ako ng nanay ko? Kasi pinabayaan ako ng tatay eh. Hindi ako kinuha, hindi ako parang kinonfirm ba or parang inako. So, doon pa lang. Kung sakaling inako mo, kahit mahirap yung buhay nyo nun, kung lumaki, eh kung ganito talaga mangyayari sa akin, di ba, na masigasig, masipag,
So kahit anong environment ako, kinalakihan ko, angat at angat ako kasi hindi ako papayag na kung ano lang ako, yun lang ako eh. 'Di ba? Tama. Oh, bakit mo pa ako pinambon? So ibig sabihin doon pa lang iba na. So bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon sa kanila? Kung meron akong suklihan dito, syempre yung pamilya ng mga pansa. Ibang klase talaga si Ito. Kanya-kanya lang tayong opinion, mga chong, ha? Walang tama at mali dito. Sa lahat ng interview at podcast, kahit kaninong podcast, may kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanyang mga paniniwala. So, hindi tayo para makipag-away, makipagbardagulan kung kanin-kanyang opinion. Opinion nyo, tama yan. Opinion ko, tama yon. So, ganun lang po tayo lagi. Lagi yung isipin nyo para less kaguluhan sa social media at sa mundo. Lagi tatandaan ang pagmamahal at kapayapaan. Yan. Anong mapapayo mo sa mga gustong mag-anak na mga kabataan ngayon? Sa mga kabataan na gustong mag-anak? Oh, yung mga nasa tamang edad na syempre na-experience mo yan, ano yung mapapayo mo sa kanila? Ano, actually, hindi ko sila mapayuan kasi nung bata ako, hindi ko naman iniisip yun eh. Pero sa ngayon, mas mabuti na mag-prepare kayo for the future. Mas maganda. Pero kasi, tatuloy na sinabi ko, kung gusto nyong mag-iutan, wala kayong magagawa. Di ba? Totoo naman. Kabataan ngayon, mainit! Magagawa ba sila mag-condom? Safe sex, practice safe sex. Pero kasi minsan, di mo na yung maiisip. Siyempre, uy, di ba? Masarap palang condom. Di ba? Natural lang tayo, alam mo yan, di ba? So, siyempre, mga kabataan natin, pinag-usapan natin kabataan, hindi ngayon. So, alam mo na, siyempre. So, kayo mga kabataan, kung gusto nyo talaga, magpa-testing, pwede kay Rudy. Di ba? Oh man, di ba? So, ayan, naghahanap din ng mga anak niyan, si Rudy. Di ba? Basta yun, payo naman sa mga kabataan na gustong magnegosyo, ano yung mapapayo sa kanila? Huwag masyadong maging impulsive. Isa din yan sa mga bagay na sobrang mali sa akin. Too much maging impulsive ka, medyo nag-results into pangit eh. Kasi, yun kasi yung sinasabi sa akin ng mga doktor, yung mga, di ba? So, medyo dahan-dahan, tapos pag-iisipan, huwag madadala ng emosyon, nang minsan na sobrang positive thinking mo, parang, uy, kaya to. Ikaw, ganyan ka rin. Pucho, pag nag-high pa na tayo lang, ay, ano na, muna, kina, 1 million, 2 million, 3 million, ang ending, 2 million, kaya na, di ba? Kasi, yung drive natin eh. Pero hindi nyo kaya yung drive namin. Parang sama-sama yung mga drive namin, makikita nyo na punong-puno kami ng positibo, ng positivity na pag-iisip. Yun yung importante doon. So talagang puta na panag-usap. Alam mo yung usap pa lang, puta, ang ano na, oh, bibili tayo ng resort, bibili tayo ng helicopter. Kasi, naniniwala. Tama. Isa rin yan sa maganda. Yun nga lang, lagi nga tatandaan na, wish nga, minsan nga, pag sobra kang ganun, mali ka. So, di ba? Kaya si Papa Pibs ang pinapahawak sa mga ganyan. So, mamamanage yung mga maayos. Kasi, yun yung mga mali ko when it comes to business. Eh. Masyadong hyper. Eh. Putang ina. Oy! Onel! Onel! So, di ba? So, yun. Pero, still, wag lang susuko. Kahit ilang beses na pagkakamali nyo sa ginagawa nyo sa buhay, kahit ano pa yan, dire-diretso lang. Yun lang naman yan eh. Pag tumigil ka kasi, wala ka na talaga. Sino, pag kunyan, ang dami kong kakilala, nalugi ng ilang milyon. Pero still ngayon, nandun pa rin. So, milyonaryo pa rin. So, ibig sabihin, hindi lang sila natigil. Kasi pag tinigil mo na yun, wala na. Diba? No, babalik ka na lang kung nasaan ka. Empleyado or what. Hindi ko binababa yung pagiging empleyado or sinasabi ko. Sinasabi ko lang na marami pang ibang pwedeng gawin. Ano yung gustong maiwang legacy ni Boss Toyo sa mundong to? Actually, Papa, mahirap na tanong yan. Isa rin yan sa iniisip ko na ngayon. Isa yan sa importante. Kasi ngayon ko lang din naisip yan, dapat importante pala yan eh. Na pagka nawala tayo, meron tayong pangalan na magandang iniiwan. Tama. So ngayon, yun yung ginagawa. Kasi ako, nakilala nyo ako sobrang bastos. Sobrang na-involved sa mga babae. Ganun yung ginagawa ko. Puro kasira uluan, mga... Kumbaga, wala naman. Sinasabi ko naman siya, wala naman kayo matututunan talaga sa akin. That was way before. Talagang puro ganun lang yung trip ko. So ngayon, yung tinanong mo na yan, andun na ako ngayon sa drive na ginagawa ko. Kasi pag gising ko na isang araw, parang ang gusto ko na lang kapayapaan tsaka pagmamahal eh. Alam mo yung sana nga sa isang pagising na isang araw, lahat na lang ng nararamdaman ng bawat isa,
pagmamalat kapayapaan na lang. Alam nyo, siguro pagka naging ganun yung mindset nyo, tangin na napakapayapa ng araw, napakapayapa ng buhay. Siguro, lalakad ka sakali, lahat kayo masaya. Kasi lahat kayo payapa lang eh. Lahat kayo nag-stripe, lahat kayo nag-cheer sa mga kaibigan nyo, lahat kayo nag-cheer sa mga kasama nyo, lahat kayo nag-cheer sa mga nakikita nyo sa Facebook. Wala kayong mga kahit anong mga naramdaman na galit, poot, or whatever. Kasi mas lalo rin siya nagpapabagal sa progreso. Alam mo yung dapat nagtutulungan. Alam nyo, di ba parang langgam yan? Pa nagtutulungan sila, mas nakagawa sila ng mas malalaking mga bahay. Pito yung pagkain, nag-iipon sila ng mga pagkain para pagdating ng mga tag-ulan. Sama-sama sila doon. Kumbaga, sama-sama silang nagpe-prepare at nag-aayin. Tapos pag kailangan nila kumain, sama-sama, sabay-sabay din sila. So, ganun din yun eh. Pag sa katulad na ginagawa ko ngayon, yun yung gusto kong matandaan nila sa akin na pag nga nawala si Bustoyo, puro pagmamahalan tsaka payapaan. Puro ganun lang. Ewan ko bakit yun na yung trip ko ngayon, pero yun talaga yung trip ko. Boss Toyo, maraming salamat sa makabuluhan at masayang kwento. Maraming salamat. Thank you so much, Boss Toyo. Yeah, mas. Siyempre, bago nga pala lahat, nagtatanong ko anong sikreto ko. Masingit ko na to, ha? Hey, Boss Toyo. Kasi si Tangnang Baho may umutot ata. Oo, umutot si Pimus. Si Raulo. Ayos! Oh, sabo niya yung kakato, may umutot! I'm the podcast na may umutot! Ikaw yung umutot to! Hindi ako. Kapahimintay nga, pag kusino yung mainit. Si Manjer! Ikaw direk, ikaw no? Ina. O, so bago ang lahat, so syempre nga pala. At sabihin ko lang sa inyo, takina, may utot talaga, hayop! Sabihin ko na sa inyo yung sikreto ko, bakit ako pumayat, naging slim. Isa to, sobrang effective to. Tapos bakit ako bumabata? Angel's Glow. Yan, subukan nyo. Si Angel yung may-ari nito, endorser. Ay, hindi ako endorser talaga, ang product user lang ako, consumer. Tsaka nag-resell ako nito. So sa mga gusto, Angel's Glow Juice tsaka Bruce Lim ng finish na yung products. Maraming salamat. Maraming salamat, Boss Toyo. Thank you sana. Thank you. Sobra. Okay naman yung interview natin. Salamat. Mwah. Geng.